Magandang araw, Pilipinas. Kahit pa maalinsangan ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, dalawang weather disturbances ang ating binabantayan sa ngayon. Narito ang latest. Alas 3 ng umaga, namataan ang low pressure area sa layong 1,000 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, wala itong epekto at hanggang sa susunod na dalawang araw, mababa naman ang chance nitong maging bagyo. Samantala, ang bagyong nasa kategoryang typhoon at may international name na Jebi ay huling namataan sa layong 3,030 kilometers east of Northern Luzon. May hangin itong aabot ng 140 kilometers per hour, bugsong 170 kilometers per hour at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Maari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero sa ngayon ay hindi namang inaasahang magla-landfall o tatama sa anumang bahagi ng bansa. Ngayong araw, apektado ng habagat ang extreme Northern Luzon dahil dito ang Batanes at Babuyan Group of Islands makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, ganun din sa Visayas at Mindanao, mainit at maaliwalas na maghapon ang inaasahan pero maging handa pa rin sa pagkakaroon ng mga isolated rain showers dulot ng localized thunderstorms. Ngayong isang low pressure area ang ating binabantayan sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Alamin natin sa isang napapanahong kalaman. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansang mabuo ang isang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang sa malakas na pag-ulan kasabay ng kidlat at kulog. Yan muna ang latest mula rito sa PAGASA Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si DZRH News Television. Magandang araw. Ingat po kayong lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.